problema kung maubusan kayo, okay? Hindi ako nagre-reklamo sa'yo, ikaw yung sumasagot. Yo, what's up mga tropa ng mga mahihilig sa chismis? So meron na naman tayong bagong pagchichismisan. Eto nga si Madam Hampaslupa Vlog. So panoorin na natin yung video, simulan na natin. Hindi namin problema kung maubusan kayo, okay? Hindi ako nagre-reklamo sa'yo, ikaw yung sumasagot. Ano? Apply ka na? Oo, mag-apply na ako. May pera mo ko ng anong kuya. Apply na madam. Madam, apply na madam. Hindi, tinutulungan ko si kuya kasi ang tagal eh. Galing na pa ako naghihintay eh. So, konting konteksto lang, no, dito sa video na ito ni Madam Hampaslupa Vlog or kung sino man tong babae na to, medyo galit na siya dito, parang irate customer na siya kasi sabi niya dito, matagal na daw siya nag-aantay at hindi pa daw binabalot yung kanyang binili na ilang piraso lang at etong si Madam Hampaslupa Vlog na to, ay siya na yung nag-box ng mismo niyang ipinamili na which is ay bawal na bawal yan sa mga supermarket or kung sa kahit saan mang mga market dahil minamatch up yan kung saan yung kahera at yung bagger kailangan magtali sa mga pinanch or mga binili. Kailangan kapag 10 yung pinanch, 10 din yung bilang ng bagger, tsaka palang ilalagay dun sa box or kung saan mang supot. No? Kailangan magtali, hindi dapat yung customer ang maglalagay niyan. So etong babaeng to medyo bida-bida at panoorin pa natin kung ano pa yung ikinagalit niya talaga. Sa kanila may kinakamay lang ikaw, ano yan? Hindi, mahina ako eh. Oo. Kita piling lang talaga yan sa kanya eh. Tulungan mo din, uy! Kalit-kalit din niya. Kalit-kalit din. Hindi ko nakita paglagay mo eh. Hindi ko nakita paglagay mo. Next time po. Stop tayo dito. Ayun o, sabi nung bagger, next time po kung magbababax kayo, dun kayo pumila. So medyo itong babaeng to, medyo bida-bida at nakikita naman natin dun sa kabilang angulo na yung bagger medyo may ginagawa pa. No? Napaka bida-bida na itong babaeng to, kung sino man to. No? Ito, hindi naman siya ganun kalakihan yung views niya, kaya siguro gumagawa ng issue to para lumakas din yung views niya. Siyempre, ganun naman talaga sa vlogging, kailangan mo ng ingay para mas makilala ka. At ito, naisip niya siguro na magba-viral talaga to. Kaso lumabas yung pagkapangit talaga ng ugali niya. So ito, no, panoodin pa natin. Alam mo kuya, dapat talaga ano to, kasi konti lang dun sa papel nyo. Pero ang sabi nila, wala. Ayun, wala daw lalagyanan. Napaka-imposible naman na mawala ng lalagyan niya. Supermarket yan, baka mamaya isupot ka pa dyan. Pa, hindi namin problema kung maubusan kayo, okay? Sinasabi nung bagger na doon daw sa customer service magreklamo kasi nga putak ng putak tong vlogger na to, na kung sino man to. Siyempre, magpuputak-putak talaga yan dahil nga may video para mag-ingay din sa social media din, no? Kaya nga naka-video rin to eh. Hindi ako nagre-reklamo sa'yo, ikaw yung sumasagot! Ikaw yung sumasagot! Ayun, nagpaparinig nga daw na nagpaparinig na ang bagal nga daw ng kilos. Ito yung parang clearly na example ng customer is not always right. Clear na example to ng customer is not always right, no? So panoorin pa natin. Sinasabihan niya na ang bagal-bagal. Eh kita mo nga may ginagawa pa yung bagger. Ano akala mo dyan sa bagger? Robot? Ano naman, makarol ka. Yung kasaan ko wala kayong plastic. Tama mo, clearly naman talaga na nang uulul lang to eh. Kita mo, no? Clearly for the views. Kita mo, nakangisi pa itong babaeng to kung sino man to. Oh, kuya, baka pwedeng ano, bakit? Kita mo sa pagbumuhaan yung pagkabida-bida eh, no? Ay, ikaw mag-edit. Ayaw mo yan!
Napakabida-bida. Hindi naman ako nagre-reklamo sa kanya eh. Nagdodroga ba yung mata ko magiging? Kung ano pa, kung ano-ano ba yung pinagsasabi. Salamat na pinutulungan siya, di ba? Kuya, pag tinulungan ka ng customer, natutuwa ka ba? Hindi, syempre trabaho ko yun eh. Bakit mo tutulungan? Pag tinulungan ka ng customer, natutuwa ka ba? Dapat oo. Clearly for the views talaga yung pinagagawa nito, no? Kaya nag-iingay talaga to eh. Eto pa. Hello guys, mga Hampaslupa. So nakita niyo ba yung attitude? Ayan o, eto yung example ng customer kung saan ay mapangmata ng tao. Alam mo yung talagang tinatapak-tapakan mo yung pagkatao nun. Grabe, grabe itong mga pangmata ng tao, no? At grabe itong magbida-bida. Eto yung example talaga ng tao na ha! Grabe, customer is not always right talaga. Pinakita mo talaga sa buong social media. Na mag-box. Aba, nag-at. Hindi kailangan ng tulong mo. Clearly nga na sinabi niya na may ginagawa pa siya. Hindi lang naman ikaw yung customer dyan eh. Cute pa. Diba? Yung story ng mga guys, kaya ako sa tinulungan. Kasi nga, diba, mga 20 minutes na kami naghihintay. Grabe naman sa 20 minutes. Grabe naman sa 20 minutes. Pero, aba, sagutin ba naman ako ng kung gusto niyo pala, kung gusto niyo nakabox yung mga ano niyo, yung mga dala-dala, yung mga pinamili niyo, dapat doon kayo sa kabila at kung na ganun kumila. Eh kasi nga, nagbibida-bida ka na doon. Eh gago ba siya? Hindi naman kami ang nagsabi na pumunta kami doon para ipabox yung ano, yung binili namin. Kumila kami doon sa paper bag lang, kasi nga, ipapapaper bag lang naman talaga namin, yung mga pinili namin, dahil konti lang siya, five items lang. So, paper bag yung talaga yung gusto namin paglagyan. Eh, ang sabi sa cashier, walang paper bag. So, saan pwedeng ilagay? Eh, di sabi na lang namin, eh di, box na lang, di ba? So, kasalanan namin kung wala kayong paper bag. So, napakalabo ng kwento nito na wala daw paper bag. Napakalabo mangyari niyan. Tapos mag-attitude. Kwento mo yan eh. Supermarket yan, hindi mawawala ng paper bag yan. Na yung gustong tumulong. Madaling madali ka lang talaga. Pwede ba watermark? Kapag mag-hire kayo ng staff. Ayun o, ito. No? Pahinggan natin yung mga bibitawan niya dito ng mga talagang alam mo mapangmata ng tao. Itong mga katulad na ito. Sana mag-isara yung mga staff na mahaba ang pasensya at polite at may utak. Diba? Yung alam kung nambabastos o ng may pinapakita naman sa mag-ugali sila ng mga customer bago sila mag-react ng ganun. Ang pangit ng ano niya, ang pangit talaga niya. Sobra niyang pangit. Pangit yung ugali niya, ang pangit pa ng mukha niya. Di ba, no? Akala mo naman, ganda-ganda mo, mukha kang ang... Wala, huwag na mag-talk. Nakita naman natin sa pagbumukha niya. So tignan natin ng mabilis lang itong vlog na ito kung sino man to, no? Clearly naman for the views lang yung ginagawa niya. At napansin ko sa mga vlog niya dito, halos wala namang nanonood sa mga video na ito eh, oh. 168, 15 shares, ayan, 7 shares, 83 likes. Halos wala namang nanonood dito. Kaya clearly for the views, gagawa ng kung ano-anong ingay para mapansin sa social media. Pero ayun nga, sobrang mapangmata ng tao at mapanglait ng mapanglait. Kitang-kita natin, customer is not always right. So magbasa tayo ng mga comment dun sa video na yun, no? Ang daming mga comment dito. Pili lang tayo, no? Ito, sabi dito ni Francine, ate girl, huwag kang bobo, hindi mo intention tumulong. Ayan, no? Ang tanging intention mo ay ipakita sa vlog mo, Kuno, na mabagal yung bagger for the paang sake. O yan, totoo talaga tong comment na ito. Ayan, no? Medyo, hindi medyo, talagang pa-victim. Etong kung sino man tong Hampaslupa vlog na to, no? Sa pangalan pa lang ng kanyang Facebook page, eh, no? Kitang-kita na kung paano siya makapangmata ng mga tao rin, eh, no? Ayan, no? Unfortunately, hindi mababaw isip ng tao yan, no?
stop being delusional na matulungin ka. Ayun, where in fact nga, na for the views, na clearly for the views lang talaga yung ginagawa nito. So kung ako sa inyo, huwag nyo nang panoorin itong nagkagaya nito. Bigla lang naman pumutok sa buho itong itong vlogger na to. Hindi ko naman kilala to eh. Pero parang one time nakita ko itong babaeng to, parang nakikikulab sa mga, alam mo yung sikat na sikat sa mga, ano, sa battle of the YouTuber, parang one time nakita ako to. So, yun lang, no, kitang-kita natin, customer is not always right, at bida-bida, etong agayan nito, kung sino man tong aliporos na to. Like, share, and subscribe. Bye-bye!